Annyeong! Welcome to Annyeong Noel TV! Huwag pong kalimutan i-hit ang subscribe button. May mga nagtatanong po sa akin ng process ng pag-a-apply sa Korea bilang factory worker, kaya po ito yung naisipan ko na first vlog. So, alamin po natin muna yung mga qualifications or requirement. Unang-una po is dapat meron tayong valid passport. Pangalawa po is age po ay 18 to 38 years old. That will be during the registration po para sa exam. Another qualification po or requirement is dapat po walang criminal record or walang kaso. Another one is wala pong record ng deportation or departure order from Korea. Next is medyo naghigpit na po kaya po bawal na rin po ang color blind. Yung mga malalabo ang mata, makasalamin, contact lens, okay lang po yun. Ang hindi lang po talaga pwede ngayon is yung mga colorblind. Pinagbawal din po yung may mga physical handicap like slip disc, finger amputation or yung kulang po yung daliri. And another din po na bawal is yung may active tuberculosis. And wala pong education requirement required. So, hindi ko man nakapagtapos ng elementary, college graduate ka man, pwede-pwede po. Ang mahalaga lang is may pasa mo yung exam at saka yung skills test. And, paalala lang po, government to government yung process. POA lang po ang legitimate na agency na napagpadala ng EPS worker pa Korea. And also wala pong placement fee. So, kung qualified ka po, the next step will be E-Reg. Ano nga bang E-Reg? E-Reg stands Electronic Registration. It will serve as resume po natin sa POA. So, paano po ba gumawa ng E-Reg? So, pumunta lamang po sa www.poea.gov.ph and then sa bandang baba po nun, hanapin niyo po yung online services, then click niyo yung e-registration. And then, click lang po sa register. So, sa e-registration po, ilalagay niyo po dun ang pag-register is first and last name, valid email address, dapat po yung active, and also is yung birthday mo, birth date, and ilalagay nyo rin po dun is yung passport information. So, dapat po may passport kayo bago mag-register sa E-Reg. Sa E-Reg din po, ilalagay nyo po yung educational attainment, ilalagay nyo rin po yung work experience. Kung wala pong educational attainment or work experience, okay lang po. Then, pag nakapag-fill up na po kayo ng E-Reg, ang hihintayin nyo na po is make sure lang po na yung E-Reg nyo po is na-open nyo every 3 months po. And pag okay ng E-Reg, wait na lang po kayo ng registration para sa exam. So, makikita po yung announcement para sa exam sa POEA website din po. And may mga nagpo-post po sa mga EPS group. So, i-suggest na mag-join kayo sa search nyo lang po sa FB EPS Topic Online. Meron ding EPS Topic PH. Meron ding KLT18.
EPS topic. So, search nyo lang po yun and malaking tulong po yun. And marami po nagpo-post doon, update, kung sakali mga magkakaroon na ng exam. And then, kung nag-post na sa PUEA ng exam, yung registration po niya ngayon is ano na siya, online registration na. So, dapat po is, yung passport nyo is 1 year above yung validity. And make sure po na meron din kayong scan copy ng passport and then is clear colored scan copy ng passport. And also mag-prepare ng 1,000 plus for the payment para sa exam. So yung payment po para sa exam, usually yung mode of payment niya is land bank. Kung wala kang land bank account, okay lang. Manghiram, pwede ka namang hiram. Basta may kakalalang may-ari ng land bank. And then nagpo-post din po sila minsan ng ibang mode of payment like Gcash. Pero last year nagkaroon ng problema yung Gcash, parang pinastop nila. So wait na lang yun po ng announcement from PUA na mga valid payment method. And then yung exam niya is pipili po kayo ng venue. Pag ang pinili nyo is Baguio, Cebu, or Davao, ang magiging exam nyo po is PBT. Ano po ba ibig sabihin ng PBT? PBT stands for paper-based test. So, yung exam nyo is written exam po yun. So, that will be 20 items reading and 20 items listening. Multiple choice and 4 choices. And pwede nyo sulatan yung questionnaire, pero yung answer sheet hindi po pwede. At mas as possible, wag po mag-double shade. Pag ang pinili nyo naman po is NCR, automatic ma-assign po kayo sa CBT. What is CBT? CBT stands for computer-based test. So, sa computer po kayo mag-exam. And ang venue po nun is sa POEA lang. And medyo limited po siya yung number na pwede mag-exam per day. So, medyo mahaba-haba yung time para sa CBT. And ang advantage lang ng CBT is mas maliwanag yung audio. And ayun, nalalaman mo agad yung score mo sa exam pagkatapos. If ako po yung tatanungin kung ano yung mas okay, mas prefer ko yung PBT because nauna po lagi ang exam ng PBT. So pag nakapasa ka sa exam ng PBT, mas may chance ka kagad na ma-select kung sakaling mang magkaroon kagad ng API or ma-select kagad ng employer. Kung hindi ka pa naman ready at sa tingin mo kailangan po ng review, piliin mo yung CBT or computer based test. So usually sa mga huli pa yun. So last year baka may nag-exam ng PBT yung dahil nga sa pandemic, na-move yung skills test, and hanggang ngayon waiting pa yung exam ng mga KLT 17 CBT. So most probably KLT 18 exam will be held next year na pag naging okay na yung case, yung COVID cases dito sa Pilipinas. So yun, kapag nakapag-register ka na sa exam, meron kang 2 options para mag-review. One is self-study. So kung wala kang budget, marami naman pong tutorial sa YouTube. Search nyo lang po. Meron po ng mga nagtuturo ng mga free foreign language para matuto po ng foreign language. Search nyo lang po Buhay Korea, AJ Partners, Korean with Christian, ano ba? Ang Hello Umali, Chelis TV,
Marami po pong iba. Basta magtsaga lang po kayo mag-search sa YouTube, marami po doon. And another one is na-recommend ko po is mag-review po kayo sa Korean Language Center. Kasi face to face po yung turo. Face to face, pero meron ding online. Mas maganda lang din kasi nga sa face to face is parang normal ano siya, classroom setup. And then mas maganda rin pag nag enroll ka sa Korean Language Center kasi maraming Korean Language Center na mag-a-assist sa'yo, registration pa lang hanggang makarating ka ng Korea. Pati sa payment sa exam, sa registration sa exam. So, i-guide ka talaga nila. And make sure lang na legit yung pag-enrollan mo. So, ito po yung mga alam ko na Korean Language Center na from start to finish, nag-assist talaga sa mga baguhan. So, Roland Flores Korean Language Center, or mas kilala siya as Jologs. So, meron silang branch sa Makati, sa Cebu, at saka sa Davao. So, meron din sa Calamba, Laguna, sa Bataan, sa Cubao, ayun, Digus, and soon mag-open daw sila sa Caloocan. And another one is ano po, Hallyu. Located po siya sa Lemerin, Angas. Another one will be Heart of CC sa sa Pampanga. Then MDKLC sa Pangasinan. Tuldok, 'yun. Okay, yun po yung Tuldok. And then Cebu Hangugo. We also have CJEC, Korean Language Tutorial, located po siya sa Candelaria, Quezon, at saka sa 13 Martires, Cavite. Ako po, nag-aral po ako noon is sa Lemery, Batangas, kay Ma'am Maria. Isa talaga siya sa ano, pinakamagaling magturo and madaming napaalis at natulungan makapasa sa exam. Kaya ayun po, maraming estudyante na papasalamat sa kanya. So ayun po, nasa heaven na po siya ngayon. And ayun, sobrang dami po niyang natulungan. And sobrang galing magturo. So yun, usually kasi yung pagre-review sa Korean Language Center, minsan inaabot ang isang buwan. And yung pagpasa mo sa exam, nakadepende pa rin sa'yo kung gano'n kasipag magpatuloy mag-aral katapos ng review. So, aral po kayo ng aral ng vocabs. And meron din po reviewer sa POH, POE website. Nandun po yung book 1 and book 2. So, ayun po, review lang po doon. And ayun, tsaga lang talaga sa pag-aaral. And usually, ibang madami naman na Korean Language Center na pag palapit na yung exam, nagkocontact sila ng special room. So, yun. So, yung passing score sa PBT at saka sa CBT, nakadepende po siya sa quota at saka sa dami ng matataas ng score. So, sa batch namin, KLT-17, yung passing score namin is 20 over 40. So, yun. Masyado ko na maswerte din yung batch namin kasi yung passing score niya is mababa. Compared sa nakaraang KLT-16 na top 500 lang yung kanyuha. PBT and CBT combined. And once nakapasa ka na po sa exam, i-announce po siya sa POEA website, or pwede pong i-check sa www.
ebs.hrdkorea.or.kr. So yung total passer po PLD 17, kung hindi ako nagkakamali, is 3,641 kami na nakapasa. And then, kapag nakapasa ka na, ang paghahandaan mo naman po is skills test. So, what is a skills test? Skills test po is nahati sa tatlo. Number one is basic skills test. Sa basic skill test, that's 40 points. May tatlo kayong category na pagpipilian. Assemble, measure, at saka join. Sa assemble, 10 points for hang pin, 10 points for hang ring, 10 points for insert pin, and then 20 points for bolts and nut. Para po sa measure, 10 points sa hang ring, 10 points sa insert pin, and then 20 points sa measure. So, sa measure po is, i-measure niyo yung volume na water. So, usually po is gamit niyo is test tube or cylinder. And then, another one is join. So, 10 points hang ring, 10 points insert pin, and then 20 points will be the passer. So, yun. Kasama rin po sa skill test, bali 30 points is a interview. So, sa interview, kasama dun is yung may mapakata sa inyong tools, so sabihin siya kung ano siya sa in Korean. Meron din itong mga basic interview questions like, what is your name? What is your age? What is the day today? What is the weather today? So, yun. Meron din mga mahirap na tanong na what will you do if your coworker is busy? Pag po kayo mag-alala kasi meron din namang reviewer sa POA website. And sa mga group, marami rin doon ang pupost. And then, kasama rin sa interview is instruction. Halimbawa, itaas mo yung kamay mo, itaas mo yung kalawang kamay, umupo ka, tumayo ka, yun gano'n. So, lahat po yun in Korean ha. And then, 30 points po yun. And then, another 30 points will be for the physical strength. Isusukat po din yung hand grip or yung back measure strength. Mayroon kayong hihilahin sa sukat kung gano'n ba kayo kalahas. So, that will be 30 points. And sa skills test, ano din po yung sukatin po yung height at saka weight at saka ishihara. Yun, isa po yung sa pinakamahalaga yung ishihara. So, that's the colorblind test. So, pag bumagsak ka dun, bali wala yung exam mo. Merong mga ilan na nakakalusot na colorblind na siguro pinag-aralan nila yung plates. So, nasa sa inyo na po yan kung magtitake ng risk. And then, ayun, yung batch namin ngayon, yung naging plus lang namin sa skills test dahil nga sa pandemic. Ano lang siya, basic interview lang siya, and then ishihara, and then kuha ng height at saka weight. And yung bumagsak sa amin is yung mga absent, syempre, at saka yung mga colorblind. So, yung total passers ng KLT 17, that's 3,200 plus, if I'm not mistaken. And pag po nag-back to normal na yung process, ang magiging mag-determine po ng final list of passers will be yung exam, tapos i-combine dun sa score nyo sa skills test. And then, the passing score will be also, it also depends sa quota. At saka so, sa mga nakakuha ng matataas na score. So, yun. Magpo-post po ulit sa POA website ng final list of passers. And then, meron din sa kanina sa HR Korea website. So, check nyo lang po doon. And yun na. Next na po nun is medical na. And medyo mahaba pa siyang process. So, medyo madugo pa siya. And
ipopost po natin sa mga susunod na vlog. Papaliwanag natin yung mga, pag meron ka ng EPI or nasala ka na ng sadyang. So, ngayon po, bago natin end yung vlog, explain ko rin yung kung magkano ba yung sahod sa Korea. So, yung basic po ngayon, ngayong taon na to, 2021, for Korea, basic niya is 8,721 or equivalent siya sa 375 pesos. O, diba? Panalo. And then, yung overtime rate kasi sa Korea is additional 50%. So, that's 13,081 or equivalent siya sa 562 pesos isang oras lang na overtime. So, diba? Kung i-compare natin sa sahod dito sa Pinas, diba? Yung isang sahod, isang oras na overtime natin sa Korea, halos one day na sahod dito sa Pinas. And yung night diff sa Korea, 50%. Yun yung isa pang maganda doon. So, that's 4,360 pesos. Or 4,361 or 188 pesos. Night diff is 10 p.m. to 6 a.m. So, yung monthly salary sa Korea, monthly basic pay sa Korea is 1,822,481. So, equivalent siya sa 78,367 pesos. That will be for 40 hours per week and 5 employees above. 5 workers and above. Pag naman po family business, that will be basic is 1,970,721 or equivalent siya sa 84,746 pesos. So that's 44 hours per week naman yung trabaho nila. So yun po, di ba? Sobrang taas laki ng basic sa Korea and every year po tumataas siya. So yun, paalala lang din po, is yung demand sa girl is hindi masyadong mataas. Usually talaga priority nila is mga lalaki. Pero syempre, wala na pong masasama na mag-try and di ba? Once na ma-select, panalo yung sahod. And ang ma-i-address ko lang is lalo sa mga babae is maghanap kayo ng work sa Pinas. Kahit naman sa mga lalaki, kahit sa mga lalaki, maghanap kayo ng work sa Pinas. And then yun, sakali mong masalik ka, kung hindi naman, at least, di ba, ginawa mo yung best mo, nag-try ka. Walang masasama mag-try. So, yun po sa mga susunod po na process. So, just stay tuned lang po. I will be posting vlogs po. So, annyeong!